Hi! Magandang 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 umaga na naman. Magandang 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 araw po sa buong mundo. Pilipinas, Los Orson, Visayas, Mindanao. Magandang 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 umaga at maganda pa kayo sa umaga at maganda din ako sa umaga. Diba? Diba? So, sa araw na ito po, magkakape muna tayo kasi parang sobrang lamig ang easy. Sarap ng chai. So, ngayong umaga po, bago ako magsimula, don't forget to like and subscribe Ben Barbera's Vlog. Just click the bell button lang po para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Ganun lang po kasimple, para marami tayo. So, ngayong umaga po, pag-uusapan natin yung ano, yung pag-uusapan natin yung ano, yung horror. Pag-usapan natin yung mga sterilizations na ginawa natin. So, dahil yung mag-sterilize tayo, hindi tayo mag-sterilize ng buong salon, kundi ay yung mga gamit ang i-sterilize natin. So, pinipefer ko na to sa inyo para sa mga pag-sterilize. So, nakita niyo yung isa, ito. Ito, sterilize din to siya. Isa to siyang sterilized machine. Nilalagay ito lahat mga gunting. Dito yung mga gunting lahat. Tapos, ito po, makikita to sa mga hospital. Sa mga hospital din to natin makikita. So, ito mayroon kami, nilalagay dito yung pang-shave namin sa loob. Yung nakikita ninyo, yung mga pang-shave namin nandyan sa loob kasi kailangan siya ma-sterilize dyan bago siya gamitin. So, hugasan muna siya, tapos ilagay dito. Tapos ilagay dito, hugasan muli siya kasi may ma-acidic to eh. Grabe to ang ano nito. So I think this is Barbicide na ang pangalan nito ng liquid na to. Barbicide na pangalan. Tapos yung kagabi is naka-prepare na ako kagabi. Yung mga gamit ko kahapon, kasi naka-prepare na ako. Nandito na po yung mga gamit ko kahapon. Piniprepare ko na yan siya. So, tatapos ko na to siyang nilagay doon sa Barbicide na liquid. Liquid mo talaga Barbicide. So, doon siya sa Barbicide namin. Barbicide siguro pangalan yan. Yung liquid Barbicide na ano. Na water ano siya. Parang chemical siya para mag ano talaga yung ano. Kasi ganito dito sa Abu Dhabi, ganito dito sila, kailangan naka-sterilize, nahugasan mo na, bago mo hugasan, doon mo sa shampoo bowl, hugasan mo pati yung suklay mo, yung ano, tapos ilagay mo doon. For almost ano lang siya, mga, siguro mga 30 minutes, ilalagay mo siya doon, babad mo doon siya sa chemicals, tapos ibabad mo, ilagay mo siya sa tissue, nakagano na siya sa tissue, nakagano na siya. Para mag-dry siya. Kasi hindi mo rin siya pwedeng ilagay na hindi siya naka-dry. So ito ngayon, tapos na to. Kasi maano sila, ma-arte ang mga ano dito eh. So ilagay mo na siya. Ito is yung sterilization pouch siya. So, yung na-self-sealing na siya. Yung para gamit na. So ilalagay mo na siya isa-isa dito sa mga sa loob. Ang mga gamit mo kasi ito talaga ang unang buksan ng ano ng customer mo pagkita ng customer na maano. Tapos ito may ano siya, tapos buksan, ay sana yun, ay wala na pala to, na ano na pala to eh. Iganon mo siya, wala na ba, wala na, iganon mo siya, sealed na siya, ganon. Naka-seld na naman siya. So, ito, handa na to siya. Ilagay mo na siya dito sa sterilization box. Ito, para handa na to siya sa mga customer. So, yung mga gunting ko, hindi ko na siya ginanyan kasi diretso ko na sa sterilization box kasi marami, mas marami kasing ano, mas marami kasing customer sa mga ano, sa mga gupit. So, ganun po dito, ang patakaran dito, kailangan ang mga gamit mo naka-sterilize talaga siya. Pagkatapos mo ng gamitin, hugasan mo, tapos sabunan, tapos pagsabon, lagay mo doon sa sterilization, sterilized liquid niya, yung Barbicide ba yun? Tapos Barbicide, lagay mo doon sa Barbicide siya, tapos
pag dry mo na siya doon, dito lagay mo sa tissue siya lahat, tapos lagay mo siya doon sa loob. Ganun siya. Ganun siya kasi doon yung mga health or health dito, yan ang chine-check nila lagi. Yon ang chine-check nila lagi. Lahat pagpasok dito, yan agad ang bungad nila, titingnan yon. Kailangan walang buhok, kailangan malinis, ganun. Hindi siya pwede na maraming buhok. At saka hindi siya kasi dito kasi magrereklamo kasi nga mga Pilipino din dito ngayon, parang nasanayan na bakit may balakubak ako? Nagpagupit lang ako sa iyo nung last time eh. Tapos ikaw yung naglas na gupit sa akin, tapos nabalakubak ako. Ganun din pa sa mga Pilipino. May mga Pilipino na ganun, mas bakit makanong ulo ko kasi nagbalakubak ako. Ganun sila kasi para masanay na rin sila na ganun. Pero hindi yan sa totoo yun. Ang balakubak po ay nakukuha po yan sa mga walang ligo. At saka isa ng cause ng walang kang ligo, magpuproduce talaga yung lalo na pumunta na ka ng labas, nasa expose ka sa alikabok, so may tendency talaga magkakabalakuba ka kasi nga kapag hindi ka maliligo, mayro kasi galing ka ngayon sa labas, tapos hindi ka naliligo, kinabuka ng gabi, so magproduce siya ng bakterya doon sa scalp mo, lalo na yung scalp mo masyadong malinis at saka sensitive na yung scalp mo. So, madali siyang kapitan ng bakterya, ng alikabok. So, ang alikabok naman, magpupudos na siya agad ng yung balakubak. So, ang isa din, mayroon isa dito sa UAE na ano, kadalasan nangyayari pag taglamig at saka tag-init. So, kapag taglamig kasi, sobrang ng taglamig, yung skin natin magdadry yan tulad ng ating mga lips. So, kailangan pag magtaglamig, mayroon tayong lip balm kasi mag-break yung mga lips natin dahil sa sobrang lamig nga magda-dry. Sa tag-init din, ganun din. Mag-break din ang ating lips, kailangan nating mag-lip balm. So, ganun. So, dahil sa ulo tayo, ang ulo din, magda-dry din siyang ulo dahil sa sobrang lamig, magda-dry ang ulo, hindi siya mag-produce ng oil kasi dahil sa sobrang lamig. So, dahil hindi siya mag-produce ng oil, ang ulo mo, tumira ang bakterya doon, yung mga alikabok, lalo na't hindi ka laging naliligo ka lang ng dalawang araw bago ka maliligo, ganon, hindi ka everyday naliligo. So, ganon po. So, pag dry ang scalp, mag-produce yan balakubak. Pag oily siya, hindi siya nagproproduce kasi oily yung scalp mo. Kaya makikita natin sa mga iba, yung bakit yung tadlawang araw lang ako, basang-basa yung ubo ko sa oil kasi madaling magproduce ang ulo mo ng oil ang ulo mo. Kasi ganun yun. Pag madaling magproduce ang oil lang, ang scalp mo ng oil, ang labas, ang buhok mo ay mag-oily ang buhok mo. So, ganun po. Pag tag-init po, mag-dry po yung scalp natin. So, you have to use shampoo with oil po. Yung may mga replacement oil po ang gagamitin. Pag magkaspa na po, may mga kaspa, may mga balakubak na kailangan. Kung wala naman yung shampoo mo na ang shampoo mo na bili, so wala naman siyang halong oil yung shampoo mo, maglagay ka kahit kunting shampoo, kahit kunting conditioner para lang mag-produce ng kunting oil sa scalp mo kasi kapag walang oil ang buhok mo, ang scalp mo is magda-dry. Ganun po. Tapos, ang sobrang exposed po sa mga maalikabok po, magpuproduce din siya ng tawag nito, magpuproduce din siya ng scalp. Magpuproduce din siya ng kaspa ng balakubak pag sobrang dry ang ating scalp. So any shampoo that you use, it depends to your scalp yan. Kapag matapang siya, tapos yung scalp mo ay hindi siya pwede sa matapang, kaya mag-irritate siya. Pag ang shampoo mo naman is comfortable sa ulo mo, maganda ang buhok mo. So, magaganon kasi. So, ang shampoo po ay magandang tulong sa ating mga buhok po. Hindi po siya nakakasira ng ating buhok, kundi nakakatulong po siya dahil siya isa'y maglilinis ng mga marurumi dyan. Ganon, just massage lang yung ulo mo. No?
ng bulong mo. So ang tamang paglagay ng shampoo po, kung malakapal pa pwede pa dito, pero pag hindi, dito na po ilalagay sa back natin ang shampoo natin. Ganun. Tapos massage para dito sa occipital portions natin. Ah, sa frontal pala. Occipital. Dito ang occipital natin, dito ang frontal. So ilagay doon sa occipital ang shampoo, tapos going to the frontals ano side para mamassage mo ang ulo mo. Ganon. Hindi po pwede na magsabon ng panglaba ang ano sa ulo po. Kasi it's very strong po siya sa scalp natin. Magdry po ang scalp natin. Pag magdry ang scalp, magdry, magproduce po siya ng what's called this one? Caspa. Kaya maraming balakubak ang buhok mo dahil super dry ang ulo mo. So lagyan mo ng conditioner ang buhok. Ang buhok para magproduce ng oil ang iyong scalp. Ganun lang po. Pinakamagandang gawin po pag mga naglalabas sa bahay, nagchichismisan, nag ano, maggawa ng ano, what's called this one, maglagay lang ng hot oil sa ulo kahit once a week o twice a month lang po. Pwede na po yan. Malaking tulong na po yan sa ating buhok na naglagi natin siya. Yung buhok ko, it's very dry na po siyang buhok ko. Pero sa awa ng Diyos, nilagyan ko siya ng conditioner, dry pa rin. Dry pa rin, parang love life lang, dry na dry. Ganun po. So dry talaga ang buhok ko, lahat na ginagawa ko na nito sa buhok ko, always conditioner ito. So yun po ang kailangan natin gawin sa ating buhok, pag-aalaga ng ating buhok po. No, so mula sa mga gamit natin sa buhok at gamit sa mga salon, ganun po ang gagawin po. Kailangan naka-sterilize po tayo. Advice, friendly advice po natin sa mga salonista natin. Kailangan po, hindi po natin pwedeng gamitin head to another heads po ang ano, kailangan mo ng linisan. O isprihan man lang natin ng alcohol bago natin gamitin sa iba. So yan lang po this morning ang ating topic. Yan po ang i-vlog ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa nakikinig po. That is all my ano lang muna, my experience, knowledge, yung nalalaman ko about salon sa pag-work dito sa ibang bansa po. Hanggang sa muli po nating magkikita. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe Vim Barbera's Vlog. Just click the bell button para updated kayo sa lahat ng aking video. Hanggang sa muli. God bless everyone and happy Saturday world. Bye bye.